Good morning, Malacañang Press Corps, and welcome to our press briefing today, August 8th. Sa isang sectoral meeting kanina ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipinakita ng Department of Labor and Employment ang Philippine Labor and Employment Plan 2023 to 2028, or LEP. The LEP is in line with the 8-point socioeconomic agenda of President Marcos Jr. and the Philippine Development Plan 2023 to 2028 to reduce unemployment and address underemployment with better jobs. Sa tulong ng LEP, isa sa mabibigyang pansin ay ang trabaho sa infrastructure sector para sa Build Better More project ng Department of Public Works and Highways. Para bigyan tayo ng detalye tungkol dito, kasama natin ngayon sina DOLE Secretary Bienvenido E. Laguesma at DPWH Secretary Manuel M. Bonoan. Magandang umaga, secretaries. Magandang umaga din po sa ating mga kaibigan at mga kabalikat sa media. Ganoon din po. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pagtatalakay sa mga issues ngayon. Thank you po. Okay. Secretary Laguesma, you may begin. Yung nabanggit po ni Daphne na may kinalaman po sa kanina ay aking ipiresinta doon po sa sectoral meeting na pinangunahan po ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. May kinalaman po ito sa pagbibigay ng flesh and substance doon po sa Chapter 4 ng PDP, yun pong increasing income earning ability. At ito pong LEP na amin pong ipinresenta kanina ay maituturing po na isa sa mga anak o daughter po ng PDP, sapagkat ang pinanggalingan po noon ay ang PDP at naka-align nga sa 8-point socio-economic agenda ng ating Pangulo. Meron pong tatlong prioridad na amin pong ipinakita o ipinahayag doon po sa pulong kanina. Una, may kinalaman doon sa maximizing productive, remunerative, freely chosen, quality and sustainable job opportunities. Pangalawa po yung may kinalaman sa ensuring respect for all rights at work, international commitments at saka human rights. At ang pangatlo po na mahalaga ay may kinalaman po sa building an inclusive social protection for all. So ito yung Daphne, yung buod ng aming presentasyon na kung saan ay malaking bahagi nga nabanggit mo yung may kinalaman sa trabaho sa ating infrastruktura bukod pa dun sa pinakita namin na magiging kontribusyon ng iba-ibang mga departamento kasama ang turismo, ang agrikultura at saka yung atin pong BPO sector. So yun po yung medyo buod ng aming presentasyon kanina sa sectoral meeting. Thank you, Secretary Laguesma. Let's hear from Secretary Bonoan. Well, kaninang tinatalakay natin mga job opportunities kasi I floated the information to yung tinatalakay namin kanina that there's a big opportunity for labor, for the labor sector actually to take this opportunity kasi malaki yung infrastructure program, yung capital program, yung hindi yung private, aside from the private sector, there is a big public sector infrastructure program. And under this administration of the President Ferdinand Marcos Jr. In fact, right now kasi on 2023, we are now implementing a total capital outlay budget of about more than 800 billion pesos. No? And we are implementing siguro mga about 70,000 big and small contracts all over the country. So you can just imagine the labor force that we need in terms of skilled and technical people. So sabi ko nga, now we are generating, I think, a total of, siguro ang requirement namin dito na threshold program namin is almost about more than 3 million labor force. So, that will be comprising of skilled and unskilled people, no? On a year-to-year basis. And sabi ko nga kanina, this is just the start of the big infrastructure development program of the country because we are going to, ang target nga natin is to spend, I think, about anywhere between 5 to 6% of the GDP
And by next year, we will be implementing yung mega projects of the government. So all the more that we will need new mga skilled laborers in the force para sa public sector infrastructure program. Okay, thank you. Are there any questions from Malacanang Press Corps? Chona Yu, Radio Inquirer. Sir, paano po natin mamimit yung 3 million labor force, yung ating mga kababayan na kulang sa training para sa skilled and unskilled workers? Yeah, well, of course, we will be relying on the private sector to provide us with the yung assistance and through contractors, suppliers, and everything. But yung skilled and unskilled laborers, we are, of course, this is in tandem with the Department of Labor on skilled training at saka yung sa TESDA para sa mga training din ng mga workers and so forth and so on. So this is going to be a collaborative effort between our Department of Public Works and Highways and of course Department of Labor and TESDA. I'm just talking of DPWH, DPWH pa lang yan, and there are other infrastructure programs of government that are big, including the Department of Transportation. They have big projects as well that is going to be implemented starting this year and all the way to the term of the President. Okay. Dagdagan ko lang yung binanggit ni Secretary Manny. Sa bahagi ng Department of Labor Employment, meron ding tinatawag na National Technical Education Skills Development Plan for 2023-2028 na binilangkas po ng TESDA. Ito po yung naglalaman ng mga intervention na pwedeng gawin ng Department of Labor and Employment. Kabahagi po ang TESDA at saka yung ibang mga departamento dahil kanina sa sectoral meeting, medyo malaki ang bilang ng mga departments na dumalo kasi yung pong Labor and Employment Plan cuts across almost all departments. Meron po silang bahagi upang yung mga targets na nakikita natin batay po sa pakikipag-ugnayan sa mga business organizations, yung kanilang mga projections, yan po ay naisagawa natin at yun po ay magiging bahagi ng intervention at saka yung tutugunan ng sa ganun yung mga pangangailangan, hindi lamang sa construction industry, maging sa BPO at pati po sa tourism, health, kasama po yun sa mga nakikita kasi natin na employment generators na mag-a-address noong pong pinatututukan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na may kinalaman sa quality of jobs, mayroon ding kinalaman dun sa underemployment. Kasi mahalaga na makita na ang trabahong ginagawa ng ating mga kababayan, mga manggagawa, ay may dekalidad, mas pangmatagalan at hindi lamang temporary. At mahalaga na isaalang-alang yun talagang pangangailangan ng mga sektor o industriya na mga ngailangan po ng mga manggagawa sa mga darating na susunod na panahon. Maybe we can add, sir, in keeping with what you said that it's all of government, all of nation approach, yung mga ibang agencies na dumalo kanina, TESDA, Trade and Industry, Secretary of Tourism, yung Financial Cluster, DILG, DENR, and Health, and meron pang iba. And also what the President said, sir, yung we should not differentiate between the foreign labor market and the local market. Yes. Yeah, would you like to totoo examine yun, that? Daphne, kasi parang nakita niya wala na yung ganong klaseng demarcation line bagamat ang focus po ng DOLE ay medyo magkaroon po tayo ng development ng ating skilled workforce na sana ay pangunahing mapakinabangan ng ating bansa. Hindi po natin maipagkakait at mapagbabawalan ang mga manggagawa na may kasanayan na mga ibang bansa at mangarap ng mas mataas na klase ng trabaho. So, yun yung medyo nakita na at bahagi ng nabanggit ng ating Pangulo na siguro kailangan bukas ang ating pag-iisip, tuloy-tuloy ang pagsasanay at i-anticipate natin ang magiging requirements ng labor market. Mm-hmm. Can I just add actually na these opportunities that are coming up actually is these are the opportunities na yung ating mga kababayan na the thinking going abroad na mag-employ somewhere else. I think this is one way by which we can already attract them, keep them dito na sa mga
sa mga ating gagawin dito sa Pilipinas kasi this is going to be sustained after the infrastructure program for, at least for the next 5 years or so, no? One of the problems before, I think, is sustainability on the availability of labor employment. Pero ngayon, because of the policy of the infrastructure development program is going to be including big ticket projects in the next 5 years, I think, all the more that our kababayans who are actually planning to go abroad and seek employment there, there is going to be opportunity now in the Philippines, right? Sir, follow-up. Since nabanggit nyo na po yung labor force, na how can you attract our workers to stay in the Philippines? At par po ba ang pasweldo natin compared sa abroad? Well, sa tingin ko naman, because of these big opportunities, there's going to be a competitive ng mga ating mga, marami kasi mga kailangan. So, I think it will come naturally in yung mga offers for yung mga magagaling, etc. The private sector will respond to it actually. Sa tingin ko nung pag-employ ng magagaling na mga workers, in the implementation of these projects. Okay. Jonel Maribohok, UNTV. To Secretary Leguesma, regarding to sa labor plan, nakapaloob po ba dito yung improving the wages of the workers? Meron pong bahagi yung sinasabi natin na building an inclusive social protection for all. Bahagi din po yung pagre-review ng mekanismo na nag-address po sa mga benepisyo ng mga manggagawa, no? At siyempre, alam natin na nandiyan yung ating umiiral na tripartite mechanism, no? Na nag-address lamang naman may kinalaman sa minimum wage level. Meron po kasing masasabi natin na dalawang kaparaanan kung paano ka nakakakuha ng karagdagang sweldo o benepisyo. Yung isa yung sinusulong ng atin pong regional tripartite wages and productivity boards. Ang ikalawa po ay may kinalaman dun sa tinatawag na collective bargaining negotiations, no? So ang direction po ng wage boards, tignan po kung paano makakatulong kasama po ng pagbabalanse dun sa kapasidad, kakayahan ng mga namumuhunan, lalo pat isa sa alang-alang natin na ang malaking bahagi po ng mga existing na kumpanya, negosyo, naroon po sa kategorya ng micro, small, and medium enterprises. Ano po yung tinatarget po ninyo na unemployment and employment rate after the implementation of this plan? Eh, gusto po natin na ang maging sitwasyon, yung pong binabanggit ng ating Pangulo, na walang maiiwan, inclusive growth. Secondly, poverty reduction by single digit at makalikha ng mga tinatawag natin na quality at more remunerative, mutually beneficial na benepisyo para yung nababanggit natin na attraction ng overseas employment, medyo mabalanse dun sa tinatawag naman natin na social cost, no? So, yun pong ano, pagbibigay liwanag lang, hindi po itong, yung plano po hindi siya naglalayo na overnight marisolba mo lahat yung mga concerns ng mga manggagawa. Dapat po ay meron talagang mga dadaanan na hakbangin. Ikalawa po, kailangan natin na sa Department of Labor and Employment kasi mahalaga at ginagalang po namin yung konsultasyon saka social dialogue. So, malaking inputs nang gagaling po sa pribadong sektor, no? So, kung magta-target po kami ng amount ngayon, palagay ko dapat nating isaalang-alang na meron pong mga action plans na magiging bahagi ng Labor and Employment Plan, no? At ito magiging resulta ng talakayan sa pagitan ng kinatawan ng manggagawa at namumuhunan. Let me just hasten to add na yung nabanggit kanina, competitive ba yan, sapat na ba yan, o makakaangat. Relative po yung ganong klaseng mga ano, dahil depending nga po sa industriya na pwedeng makasustain. Subalit ang bottom line po, gusto natin na magkaroon ng katuparan yung nilalayo ng ating Pangulo na isang bagong Pilipinas na kung saan may matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa mamamayang Pilipino dito sa ating sariling bayan. Alvin Baltasar, PBS. Secretary Bonovan, magandang umaga po. Magandang umaga po. Follow-up ko lang sana yung question ni Chona kanina. Doon sa, para makahikaya tayo ng mga magagawa natin na wag na mag-abroad, baka pwedeng makahingi ng konting
kahit salary range lang halimbawa ng mga engineers na kakailangan natin sa maraming infrastructure projects para mahikayat natin sila na dito lang magtrabaho at huwag na sa ano. Alam po ninyo, actually, one of the highest paying jobs actually is now with the government actually, especially yung mga skilled and technical people, no? Kasi I think yung salaries actually that being offered actually sa government pa lang is a very comfortable salary scale, no? So many people actually are actually trying to get into the labor force of government actually right now. So I can just imagine na kung halimbawa marami yung opportunities na yan, palagay ko mag-aagawan ng mga skilled laborers na pagka nagkaroon ng maraming opportunities. And that's why yung mga private companies are actually still even trying to private some of our people in government now because of the need for them to provide. Kasi requirement yan sa mga contracts nila that they have to engage yung mga kagaya ng mga civil engineers, architects, yung mga skilled laborers and all these things. Actually, so there's going to be competitive siguro sa private sector in employing actually yung ano nila, mga tauhan nila for a better paying jobs actually. Sir, baka may figures tayo at least salary range. Well, I can only speak for now. It's the government sector, no? Kasi yung mga, let me just point out actually entry level position namin for a civil engineer in the department. So I think it's about 35,000 pesos na yata eh. So well, that's a big na yan, eh. Entry position, ah, just for a civil engineer actually, ganun. Daphne, siguro dagdagan ko lang kasi parang ang gusto niya talagang madinig eksaktong amount eh. Ano ba yung range eh? Kasi po yung nakabatay po yan sa ating labor market. Yung ordinary na nadidinig natin, bagamat ako po hindi ekonomista, yung yung supply and demand forces. Kung marami po ang pagkakataon na gusto po naming malikha dito, eh siyempre po magkakaroon ng kakulangan ng supply nung nabanggit niya kanina na mga kailangan na skilled categories, no, lalo na mga may kinalaman sa science, technology, engineering, mathematics. Yun pong magdidikta talaga ng presyo at mag-aagawan. In fact, sa mga BPOs, ang akin pong pagkakaalam, eh medyo nagkakaroon na rin sila ng poaching o paglipat-lipat. Kasi yun nga ang gusto po naming ma-address din na makatulong sa mga industriya na na-identify po natin na pwedeng maging employment generators. At siguro po susunod yun na ang gusto po namin tiyakin na yung level po ng pasahod, commensurate naman po dun sa mga dapat na gawain. Wala naman po siguro sa bahagi po ng pamahalaan, lalo na po sa Department of Labor and Employment, gusto po namin matiyak na ang mga labor standards, hindi lamang po may kinalaman sa sweldo at benepisyo, lalo na po yung may kinalaman sa health and safety, pinatutupad nang sa ganun po medyo merong peace of mind ng ating manggagawa. Siguro yung range sa nabanggit niya sa gobyerno, sa iba medyo mas mahirap nang makakuha. In fact, as we speak, yung mga pangangailangan for skilled or yung tinatawag na master carpenter, master plumber, master electrician, ang hirap pong maghanap sa construction industry. Yung mga master ho ngayon, di natutunay na master talaga. O kaya po ginagawa po natin na magbigay ng karagdagang pagsasanay sa kanila nang sa ganun hindi naman po ma-discourage din yung mga kumukuhang kumpanya na talagang pwede nilang magampanan yung responsibilidad ng isang master plumber and the rest. Okay. Nestor Corrales, Philippine Daily Inquirer. For Secretary Bonoan. Yes, sir, senators have criticized the ineffectiveness of the DPWH flood control programs despite the hefty amounts of annual appropriations on the said program. Sabi ni Senator Revilla, to quote, taon-taon tayo naglalaan ng pondo sa dalawang ahensya na ito, referring to MMDA, na ito para solusyonan ang problema sa baha, pero bakit hindi natin nararamdaman? What's the status of our flood control programs? Are we on track or are there delays due to some problems?
Well, let me put it this way. I can only speak for what we started. Actually, we've just been in this administration for 1 year, you know, and the projects that we're implementing for flood control projects under the 2023 budget is ongoing. Ongoing pa rin yung mga projects that we're implementing right now. I think they have quoted actually the total amount of about 180 billion pesos. But this is, yung amount na yan is distributed all over the country. And I think they are ongoing and they are on track actually. Wala namang, and we, doon sa kwant kasi sa budget namin, we have 2 years actually to implement all these projects. So these are online naman. So wala pong delayed sa mga projects ng DPWH? Well, I can admit that there are some projects that have been delayed actually naman. Mali-late lang naman, but most of them are ongoing right now. No? You cannot just avoid actually kasi yung flood control projects in some areas actually meron naman mga issues on right-of-way, yung acquisition ng areas, and some of the weather disturbances and things like this. But these are but natural one naman that you can cope up within the next 2 years or so. Ivan Marina, GMA 7. Secretary Bonoa, napag-usapan na rin po yung baha. Kahapon ho sa briefing sa Bulacan, isa ho sa mga tinutukoy na dahilan ng pagbaha ay yung ibang mga construction projects. For example, bypass road in, if I'm not mistaken, San Rafael, Bulacan. Even the NSCR, yung release daw ho ng commuter railway sa Malolos portion, eh, tinambakan daw ho yung isang dating waterway na isang naging dahilan ho sa pagbaha. Nandiyan din po yung mga private subdivisions, etc. Magkakaroon po kaya tayo ng audit or perhaps a second look into our construction practices para hindi ho nagiging sanhi ng mga ganitong pagbaha? Dapat lang naman po. I think meron naman tayong kung dito sa pagpagawa ng mga infrastructure projects that yung mga ganong bagay ay dapat iwasan naman na hindi natin nakakabara doon sa mga waterways. No? We were just talking with Secretary Jimmy Bautista kanina, and I think he made sure actually na yung ginagawa nila ngayon doon sa mga railway projects na sinasabi nila na nakakabara, and he made assurance that well-kept naman yung pagpagagawa nila yung sa mga contractors nila. So, and even with the DPWH, yung mga ginagawa namin mga bypasses, we make sure na hindi ka talaga nakakabara ng mga waterways. I think sa akin lang naman, you know, technically, kasi some of the problems actually in Bulacan is actually that many of the rivers there, the riverbed are just so shallow now at this time. So we need to increase the carrying capacity of these rivers para mas mabilis yung pagdaloy ng tubig baha papunta sa Manila Bay. Salamat po. Secretary Laguesma, sir. Isa ho sa mga baon ng Pangulo tuwing bibiyahe siya ay yung mga pledge or yung mga posibleng malikhang trabaho ng mga investment pledges. 14 months into his term, meron na ho kaya tayong update sa mga nalikhang trabaho base dito sa mga biyahe niya abroad? Alam natin na yung mga pledges commitment ay dumadaan sa mga proseso at hindi siya yung parang nagpunta lamang sa isang palengke o groseria na bumili na. Subalit, ang isang magandang development, batay na rin to sa aming pakikipag-ugnayan sa DTI at sa pahayag ni Secretary Pascual, meron nang magmamaterialize at ito may kinalaman sa power sector sa renewable energy. At sa aking pagkakatanda, meron siyang binanggit na limang bansa, bahagi na dyan ang Germany, ang Singapore, ang US, at meron pang dalawa, Netherlands yata kasama din, na nabanggit niya na ito ay nasa proseso na at meron siyang nabanggit na pwedeng malikhang hanap buhay o trabaho. Ang sana hindi ako nagkakamali, mga 75,000 yung nabanggit niya doon sa limang nabanggit na bansang nagpahayag ng kanilang commitment. At kami sa Department of Labor and Employment, nakikipag-ugnayan kami sa DTI at saka sa DOE kasi kung may kinalaman yan sa renewable energy at saka sa power sector, gusto namin tignan yung available manpower natin
nakahanda ba tayo na ikangaitugunan yung pangangailangan nila. So, as you can see, collaboration, convergence ng mga iba-ibang departamento ay tuloy-tuloy. Hindi kami gumagalaw at hindi kami tumitingin na kami lamang ang nagplaplano. Dapat maisama namin at maging bahagi ng aming mga ginagawang hakbangin tungo sa paglikha ng pribadong sektor na karagdagang hanap buhay. Nariyan yung mga importanteng mga departamento nang sa ganun tulong-tulong kami na matiyak, hindi mauunsyami o hindi naman madi-discourage yung mga nagplano o nagmaglalagak na ng puhunan, nakikita na nila na in place na yung mga kinakailangan nilang infrastruktura kasama na rin ang manpower requirement. Thank you. Okay, Tuesday New, DZBB. Good morning po, mga sir and ma'am. Kay Secretary Bunoan, sir. Kahapon, sir, sa situation report sa Central Luzon, nabanggit sa Presidente at pumayag na rin po siya na maitaas yung level ng NLEX, part of the NLEX. Sabi po ay nakausap na rin po ang DPWH at pumapayag na rin kayo. So, kailan po kaya ito masisimulan? At pag nagsimula ang construction, paano nyo i-address po yung magiging traffic na naman dyan? Well, ang instruction po sa amin, I think the arrangement is ang medyo itataas po namin ay yung existing tulay that cross over the NLEX, no? But itataas lang po namin yung tulay, and then NLEX will also raise their pay, yung ano, yung carriageway nila. Sila na mag-raise yung carriageway nila. But, well, that's the instruction that we got yesterday, so we are not going to look for the funds, actually, to be able to gawin namin yung pagtaas ng tulay namin, existing na tulay. We are hoping that sabi nga ni Presidente, this is going to be a very urgent matter, and so we'll attend to it in the next few weeks. Siguro makakuha na kami ng pondo for that matter. Hindi naman masyadong mabigat na trabaho yan, because it's an existing bridge. We'll just have to jack it up. Yakyat namin ng about 0.7 meters yata yung gagawin. And then consequently, pag naitaas namin sila naman sa NLEX, itataas din nila yung pavement nila. Ganun po yung arrangement namin. Sir, once nakuha ang fund, gaano ka bilis na masimulan nyo na yung construction o yung upgrading ng tulay? Well, siguro pag kami pondo kami kaagad, I think in about some months time, pwede namin matapos yun, kasi it's not going to be a very technical kwan naman yan. Activity na gagawin namin, because it's just a matter of jacking it up, actually. Ang importante lang doon is because if you jack it up about 0.7 meters, yung approaches will have to be reconstructed. Yun na medyo challenge namin doon. Okay, Cresselyn Catarong. Secretary Bunoan, regarding pa rin po sa pagbaha, sa part po ng DPWH, ano po yung tugon ng ahensya doon sa utos ng Pangulo ukol po doon? About po doon sa impounding system construction sa Candaba, Pampanga po. Well, I think that's it's a project that we need to look into. You know, as I mean, Presidente, that will be the longer term program na dapat pagtuunan ng pansin, kasi well, sabi nga ng Presidente, I think yung desilting and dredging activity will just be short term, but the longer term program is actually to find a long lasting solution to the problems in Pampanga and Bulacan. So one of the ideas or the concepts that had been floated up during the discussions is actually yung impounding area in the Candaba Swamp. So we will look into the there's going to be a technical study that we have to undertake, actually, para maisagawa natin yung programa rin. But looking for a more permanent, long-lasting solution, I think is going to be the objective of the entire program now in those areas. Okay. Last question from Tuesday New again. To Secretary Legwesma, sir, I understand na simula na po ng regional, Region 4A, if I'm not mistaken, yung hearing para doon sa hirit na dagdag swelto sa region. Pagka nagsisimula po ng hearing, mga gaano katagal po yun bago sila makapag-decide on the, kung magkano ang i-adjust?
siguro yung hindi lang Region 4A ang gumagalaw sa ngayon. Kasi batid naman ninyo na ang proseso can be done motu proprio, ibig sabihin sa sariling kusa ng mga boards, o kaya naman may petition. Kung nasimulan na yung kung nagkaroon na ng public hearing, ang susunod na proseso dyan after the public hearing, magkakaroon na ng tinatawag na wage deliberation. And normally, within a period of 1 month, natatapos yan, no? Within a period of 1 month, no? Barring any unforeseen event. Basta natapos na yung public hearing, didiskusyon na yung mga miyembro ng wage board na kinakatawa, yung mga kinatawa na manggagawa at saka namumuhunan, kasama yung representative ng DOLE, DTI at saka NEDA. At meron silang timetable din na tinitignan. Ang aking pagkakatanda, pagkatapos ng deliberasyon, within a month, tapos na po rin yung kanilang kumpletong proseso. So we can anticipate na meron na sila rin ilalabas. Siguro, baka by next month, maaaring ganun na mangyari. So balit, hindi ko sila pwedeng pangunahan. Gusto ko lang bigyang diin. Kasi ako po yung chairman ng National Wages Productivity Commission. Pag sinabi ko po na gawin nyo ito, at ganito ang inyong ilabas, parang inuutusan ko sila kung i-apila po yung desisyon, medyo parang na-preempt ko sila sa kanilang trabaho. Gusto po naming ma-maintain ang independence ng mga regional tripartite wages and productivity boards. At karagdagan, gusto rin namin tignan nila, hindi lamang may kinalaman sa dagdag sweldo, dagdag productivity rin para makinabang din parehas ang manggagawa at saka ang namumuhunan. Thank you. Okay, thank you. Thank you very much, Secretary Laguesma, and thank you, Secretary Bunoan. Maraming salamat, Malacanang Press Corps.